In today's session, we'll be unpacking a timely topic for the Worship Leadership Ignition Guide, video session for The Heart of a Shepherd. We'll discuss what it means to lead with integrity of the heart and skillful hands. Napaka-timely po ng topic na ito, reminding us how crucial both heart and hands are when caring for someone's spiritual life, just as the Lord commands us to go and make disciples. So ready na ba kayo? Let's get started. So Psalm 78, verse 72, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. This verse shows us David's leadership, hindi lang sa pag-aalaga ng mga tupa, kundi sa pamumuno rin ng Israel. His example is a great model para sa mga worship leaders today. At ito ang pag-uusapan natin, yung importance ng integrity and skills in worship leading. Let's talk about three key words that God placed on my heart: shepherded, integrity, and skillful. Konektado ito sa ating buhay bilang worship leaders. According to Wikipedia, here's a quick breakdown. Number one, shepherded, spiritual guidance. To shepherd means to guide or care for someone, especially in spiritual matters. Number two, integrity, heart matters. It's about being honest, morally upright, and undivided in our intentions. Number three, developing spiritual skills. Being skillful requires dedication and practice. So let's start with the word shepherded. We are called to shepherd the people entrusted to us, leading them closer to God through our prayers and care. Ang shepherding ay nangangahulugang pagbibigay ng gabay, lalo na sa mga bagay na spiritual. Si David ay nagsimula bilang isang simpleng pastol, inalagaan ang mga tupa ng kanyang ama sa bukirin. So, hindi lang ito tungkol sa pagbabantay ng mga tupa, kundi pati na rin sa paggabay, pagprotekta, at maingat na pag-aalaga sa kanila. Ang karanasan na ito ay naghanda sa kanya para pamunuan ng bayan ng Israel, ang kawan ng Diyos. Makikita mo yung context na to sa Psalm 78, verse 70 to 71. A good example of shepherding in worship ministry that really encouraged and ministered to me came from worship leaders I had the chance to follow, whether online or in person. Sila yung nagbabahagi ng kanilang personal experiences tungkol sa faith at trials. Bago magsimula noon ang worship o sa kalagitnaan man, napansin ko na nagbibigay sila ng short testimonies tungkol sa kung paano sila binago ng Diyos sa mga matitinding panahon ng kanilang maybe doubts at frustrations. They shared how God stayed with them, taught them humility, and reminded them that He is always faithful through every trial. Habang sila'y nangunguna sa pagsamba, hindi lang sila basta kumakanta. Pinararamdam nila sa congregation, paano nga ba talaga sumamba ng totoo? Hindi lang ito mula sa kanilang mga bibig, kundi mula sa puso. Ipinapakita nila ang worship ay hindi lang tungkol sa pagkanta, kundi tungkol sa paghahandog ng buhay sa Panginoon. At para sa akin, dahil sa kanilang guidance at malalim na pagmamalasakit bilang worship ministers, natutunan kong magpuri at sumamba ng totoo. Hindi lang ito tuwing Linggo, kundi sa araw-araw kong buhay. Malaking impact ang nagawa ng mga worship leaders na to sa aking spiritual journey dahil sa kanilang pagiging tapat at malalim na connection sa Panginoon. Ang encouragement na ibinigay nila sa buong congregation ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin na lumapit ng taus-puso sa Diyos at tumugon sa banal na spirito sa pagsamba. Sa kanilang pangunguna, mas nagiging malalim ang aking relasyon sa Panginoon. Siyempre, bukod sa narinig ko every Sunday yung mga preaching at nakikita ko kung paano ang tunay na pagsamba ay may kakayahang baguhin ang buhay ng isang tao. As worship leaders, we are called to shepherd others by being present, providing spiritual guidance through worship, and protecting them through prayer. Kahit hindi natin sila mabantayan 24/7, kaya pa rin ang prayers natin na maging shield nila. Prayer works beyond physical distance, and that's how we care for our spiritual flock. Now, our second key point today is integrity. There are two things that stood out to me about David on how God chose him. Number one, God saw David's heart, not his outward appearance. Sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ngunit, ang tinitingnan ko
ay ang puso. Let me share a quick example from my own life. When I was starting out in ministry, there were times I felt super overwhelmed with responsibilities at home, at church, and with my side businesses. On top of that, I was also spending a lot of time with the music ministry and bringing all my kids to practice. I was happy serving, but honestly, it was exhausting. Dahil sa sobrang pagod, minsan gusto ko na lang talagang makaraos. I am tempted to just go through the motions, but God reminded me that He wasn't looking at my skills or abilities, but at my heart. So I often had to refocus, ensuring my prayers were sincere and my commitment to the spiritual well-being of those I prayed for was genuine. I even imagined people sitting in their chairs at church to ensure I didn't forget anyone in my prayers. Ginagawa niyo rin ba yun? Now, let's move on to the second thing that stood out to me about David. He was described as a man after God's own heart. In Acts 13 verse 22, sinabi ng Diyos tungkol kay David, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Kahit na si David ay hindi naman talaga perfect, he had his share of failures. One thing remained constant, his heart was loyal and faithful to God. Despite his imperfections, David always sought to do what was right and to bring justice. His leadership was marked by transparency and sincerity. Hindi ibig sabihin na kailangan natin maging flawless or never make mistakes. What matters most is having a heart that is always aligned with God's will, ready to obey and serve Him even more when we stumble or fall. So how can we apply this in our daily lives? Nagsisimula ito sa pag-check ng ating mga puso. Tapat ba tayo, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili at sa Diyos? Ito ang mga tanong na kailangan nating sagutin sa ating sarili ng regular dahil ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa kung anong ginagawa natin, kundi sino tayo kay Kristo. Dapat tayong magsikap na mamuno na may pusong naayon sa puso ng Diyos, hinahayaan ng kanyang biyaya na hubugin tayo ang ating karakter at ating mga aksyon. Amen. Ang pangatlo, skillful. Being skillful takes dedication and practice. So may tatlong bagay akong nakita dito. Number one, invest in personal growth. Si David, hindi lang siya umasa sa magandang intention ng kanyang puso. Talagang pinagbuti niya ang kanyang mga kakayahan. Bilang pastol, natutunan niyang protektahan ng kanyang kawan laban sa mga mababangis na hayop tulad ng leon at oso. Kaya talagang na-hone niya yung kanyang skills para maging epektibong leader at tagapangalaga. Bukod pa dito, hinasa rin niya ang kanyang talent sa music. Kaya naman, ang Book of Songs ay patuloy na nagbibigay ng inspiration sa atin sa mga malalalim na pagninilay-nilay tungo sa pagsamba, panalangin at pagtitiwala sa Diyos. So number two, practice diligence in all tasks. Ang mga kakayahan ni David ay nagpagaang at nagpasigla ng kanyang pamumuno. Hindi lang siya basta masigasig, handa rin siya. Para maging skillful sa pag-aalaga at paglilingkod, kailangan natin mag-invest sa personal na paglago at maging masipag sa lahat ng ating ginagawa. Hindi sapat ang magandang intention lang, yung bang may desire ka lang pero walang discipline, kailangan talagang pagtuunan ng pansin ang ating mga skills. So sa number three, depend on the Holy Spirit. Sa music ministry, madalas tayong nagmumuni-muni kung paano natin madidiscover yung boses ng Diyos sa ating pagsamba. Ang sikreto sa pagdinig ng kanyang guidance ay nasa pagiging skillful. So, kailangan mo rin maging skillful. Ito yung nagmumula sa kapangyarihan ng banal na spirito na humuhubog sa ating mga kakayahan at nagbibigay daan para tayo ay makapaglingkod at makapamuno o mag-lead ng worship na mas may malaking epekto sa ating congregation. Sa journey ko bilang worship leader, natutunan ko na ang pagiging skillful ay hindi pwedeng mangyari overnight. Kailangan ito ng panahon, practice, at dedication. Gaya na nangyari sa akin kung paano ako nakagawa ng isang kanta. Naalala ko yung panahon na nasa gitna ako ng pagsubok. Noong 1998, bagong salta kami sa church sa Wincainta,
Si Pastor Rainier ay nag-resign sa trabaho para mag-full-time sa ministry. Apat ang anak namin noon at pilit kong pinagkakasya yung budget ko. Pero mabait ang Diyos, pinaalala niya sa akin ang kanyang mga pangako at hinikayat niya ako sa pamagitan ng kanyang salita. Bago ko palang natutunan ng verse na to, pero pinanghawakan ko talaga. Ito po yung sa Hebrews 13:5, I will never fail you, I will never forsake you. Habang nagtitiwala ako, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig. At naisip ko, talagang amazing, kamangha-mangha ang kasapatan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi ko na maintindihan kung paano kami nakaraos araw-araw, pero dahil sa pagtitiwala, nakadama ko ng kapayapaan. Tumugon ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at hindi ko napigilan ang sarili ko na talagang sumamba ng papuri sa Kanya. Sa isang songwriting seminar, naisip kong i-channel ang lahat ng pasasalamat na to sa isang kanta. Kaya nakabuo po ako ng isang awitin, ito po yung Kalinga ni Jesus. Sabi nga ng marami, napagpala sila sa awit na to. At na-feature pa nga po ito sa G7 Win Philippines Anniversary. So ito yung karanasan na nagturo sa akin na maging skillful sa spiritual walk. Kahit hindi madali ang buhay, it's about being refined in the fires of trials and still emerging stronger in faith and skill, equipped to serve and lead others. So, paano nga ba natin madedevelop ang heart of a shepherd? Ipinakita ni Jesus kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng puso para sa iba sa John 17:12. Dito, nanalangin siya ng taus puso para sa mga disciples niya, sinisiguradong walang maliligaw. Sabi sa John 17:12, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Makikita natin dito ang commitment ni Jesus sa kanyang mga alagad. He didn't just lead them, He cared for them deeply. Para ma-develop ang heart of a shepherd gaya niya, kailangan natin mag-cultivate ng tunay na malasakit para sa mga taong pinangungunahan natin. Kasama nito ang pagiging present para sa kanila, manalangin para sa kanilang pangangailangan at paggabay sa kanila ng may pagmamahal at kahabagan. Ito ay tungkol sa pag-invest ng oras para maunawa ng kanilang mga pagsubok gaya ng ginawa ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Kapag tinanggap natin ang ganitong mindset na ipapakita natin ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa ating pamumuno. Let's move on to the reflective action. Magkakaroon po tayo dito ng breakout session. So, tigdalawa sa bawat isang group. Ask yourself, what practical steps can I take to truly shepherd those God has entrusted to me? Am I regularly interceding for them, guiding them in their spiritual walk, and being an example of integrity and skill? Ang mga tanong na to ay mahalaga para sa ating journey bilang mga shepherd. So, maglaan tayo ng oras para mag-reflect at talakayin ito. Ano nga bang mga hakbang ang maaari nating gawin para mas maayos na mapangalagaan ang mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Isipin natin ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagmamalasakit at suporta sa kanila. Ngayon, maaari akong mag-suggest sa inyo ng practical steps, 4 practical steps na maaari nating simulan at pag-usapan sa breakout session para tunay na ma-shepherd yung mga tao na ipinagkatiwala nga sa atin ng Diyos. So, number one, initiate a disciple-making relationship. So, hindi yan automatic. Sa iba siguro, madali lang, pero sa ating mga nagsisimula pa lang ma-develop yung ating disciple-making relationship, kailangan natin mag-initiate. So, mag-develop tayo ng skill sa pagtatanong at pakikinig. Sa ganitong paraan, mas makikilala at maunawaan natin ang mga tao nais nating matulungan sa kanilang pananampalataya. Secondly, conduct a personal check-up. So, ito, maaari kang magsuri sa sarili mo. Kung gusto mo ikaw o kung gusto mo yung mentor mo o yung disciple maker mo, gamitin mo ang spiritual practices na kung saan pwede mong malaman yung kasalukuyang kalagayan mo, kung paano natin mai-improve ang ating relationships sa Panginoon. Like for example, kumusta ang prayer life mo, ang devotion mo,
ang pakikipag, fellowship mo sa small group mo, kung meron man, or attend mo ng Sunday service. So, iyan yung mga spiritual practices, sample spiritual practices. So, number 3, pwede tayo mag-enroll ng mga classes, training, or workshops para nang sa ganon, ma-improve pa natin yung ating kakayahan or skill. Siyempre, sa aspeto yun ng pagtugtog, pagkanta, o kaya mentoring o teaching skills. Ito ay makakatulong sa atin para mas maging effective tayo sa ating pangangalaga. And lastly, number 4, magplano ng music program para mahikayat natin yung mga church members na sumali sa team. Or maari ding magkaroon tayo ng something like encounter, retreat, or bonding, something na team building, yung mga ganon. So, yun ang magtutulak sa mga members na matutunan gamitin ang kanilang musical talents and syempre din, yung spiritual walk nila. So, pwede kayong magkaroon ng ideas na magkaroon ng choir, summer music program for children or youth, concert kaya, magkaroon kayo ng worship convergence, or pwede rin yung talagang kung saan yung makakabuo kayo ng culture, ng creativity at collaboration sa ibang ministry. Maaring magkaroon nga ng retreat or something na team building. So, ito ang mga hakbang na to ay hindi lamang magpapabuti sa ating kakayahan bilang shepherd, makakatulong din to sa ating personal na journey kay Lord. Kaya simulan natin ang pagtahak sa landas na maging aktibo tayo sa bahagi ng disciple-making process. Okay? Para sa ating conclusion, nais kong ipaalala na ang shepherding ay hindi tungkol sa mga titulo o posisyon. Ito ay tungkol sa puso at mga kamay na handang tumugon sa paglilingkod sa Diyos at sa mga taong ating pinangangalagaan ng tapat. Tulad ni Jesus, naway mag-alaga tayo ng may puso, naghihikayat na mapalapit sa puso ng Diyos ang bawat tao. Alam natin na hindi natupad ni David ang kanyang pangarap na siya ang magpatayo ng templo ng Diyos. Ipinasa ito sa kanyang anak na si Solomon. Pero sa kabila ng lahat na yon, nahanap pa rin ni David ng kagalakan sa pagtanggap na sa mas malaking plano ng Diyos para sa buong Israel. So let's remember that God looks at the hearts and equips us with the necessary skills. As we commit to growing in these areas, we will witness the advancement of God's kingdom and the transformation that comes from our faithful service. Thank you for watching. Until the next session, let's continue to serve God with integrity of the heart and skillful hands. Glory to God!